Latest update. Simula na ng mismong Bardagulan sa Miss Universe Philippines 2023 kasama mga nagagandahang kandidata sa El Nido, Palawan. For the next 3 days ay mananatili ang official candidate of Miss Universe Philippines 2023 sa El Nido, kung saan magkakaroon ng pre-pageant activities ang mga kandidata. Hindi pa naman inanunsyo kung ano nga ba ang gagawin ng mga kandidata sa El Nido, subalit paglapag pa lamang ng eroplano ay kanya-kanya ng Bardagulan at rampahan sa aurahan ang ating mga kandidata. At dahil papalapit na rin ang mismong kompetisyon para sa final show ng Miss Universe Philippines, ay nagkakaroon na din ng kanya-kanya mga paandar ang ating mga official candidates, lalong-lalo na mga frontrunners. Kaya naman, para sa buong detalye at sa labanan ng aurahan ng ating mga kandidata, kina mismo ang humusga kung sino nga ba ang nangingibabaw at nag-stand out sa kasalukuyan. Nasisimula na nga nating maramdaman ang higpit at ang tensyon ng labanan sa mga paandar ng ating mga kandidata, lalong-lalo na sa mga crown favorite at mga frontrunners. Kung pwede lang sana mabigyan ng more than 3 crowns ang mga kandidata dahil din sa mga potensyal nito, subalit tila magiging matirang matibay ang magiging sagupaan ng Miss Universe Philippines. Maghahari kaya mga frontrunners at mga veterana when it comes to pageantry or another dark horse na naman ang manggugulat sa finals? Feel free to comment all your thoughts at dyan sa ating comment box. At syempre, huwag mo din kalimutang mag-subscribe dito lamang sa Cindy Fetch.